So ngayon, panibagong hanap buhay na naman ang ating gagawin. So ngayon, gagawa tayo ng bahog-bahog. May mga bahaw tayo na tinapay. So durugin lang natin yan muna. Yan yan, maliliit. Tapos itisimplahan natin yan mamaya. So kasama ko na naman si Unil. So timbang tayo ng asukal na 3/4. 3/4. Lagay natin dito sa tapos yung tinapay pala natin na dinurog natin 4 kilos ang 3/4. Tapos lagyan na natin ng kunting yeast. Kunting yeast lang. Tapos lagyan natin food coloring na strawberry. Tapos vanilla. Pampabango. Tapos margarine, 200 grams. Tapos maglagay tayo ng baking na 100 grams. Tapos paglagay tayo ng tubig. Tantayan nila natin yung tubig. Kung medyo matigas, pwede natin dagdagan. Unti-unti lang muna para hindi siya mabigla pagka malambo. Kasi pag biglayan natin na sobrang kasi pag sobrang damihan natin ng tubig, mahirap na natin siyang i-recover kasi malambot na siya. So pag unti-unti lang muna, pag halo natin, pag sobrang hindi pa siya masyadong malambot, pwede natin dagdagan. So ayan, haluin na natin. Ano lang ya, parang kulang pa sa tubig. So, ganyan yung paghalo ng ano. Rib pie sa Bisaya, bahog-bahog. Tapos gagawa tayo ng balat. Timbang lang tayo ng asukal na 150 grams. Kunting asin lang. Yan, kunting asin. Saka maglagay tayo ng lard na 30 grams. So, ayan lang yung ingredients niya. So, lagyan natin ng tubig. Tapos, haluin. Tinamay na natin yung asin at yung asukal. Ayan, pwede na yan. Tapos magtimbang tayo ng arena first class
3/4 lang. Ano pa? Ayan, 3/4. Lagyan natin dyan. Halo na naman. Thank you.
So ganyan lang yung paggawa ng ano pudding na red pie sa Bisaya, Bagbahog. Simple lang. Pero ito yung pinakamasarap na tinapay na hinahanap-hanap nila. So ayan. Ayan na yung bahog-bahog na ginawa natin. Sa Tagalog, tawag nila dyan pudding, red pie. Ayan.